O ito po, kasama po natin si Senator Samira Gutoc, number 32 sa balota. Pero ngayon po pag-usapan po natin yung pong kahalagahan nung araw po ngayon, March 18. Lalo na po sa mga kapatid po nating Muslim, pwede nyo pong ikwento po. Yes, Mark. Wala kasi siya masyado sa mainstream yung DepEd books. Kasi yan ang pinupush ko since then at saka yung mga aktivista of 1990s kami nung sa Diliman na, at saka yung Muslim Youth Association that ituro siya yung martial law of 1968-1970s. Ituro siya sa mga kabataan na nangyari po yon. Corregidor incident 1968, may mga trainees, mga tausog from Sulu and nearby islands, mga mostly Muslim. Part of that army training, hindi sila mag-a-attack sa Sabado o Plan Merdeka as ordered by President Marcos. So they were never able to go back, and there are names na nakasulat sa cave. At nandito yung mga pumunta, every year na ritual na yan, Mark, na pumupunta yung mga kasama sa Bangsamoro government na pupunta sila sa Anak Mindanao dyan sa Corregidor to reenact or to give a prayer sa lahat ng mga namatay. Hindi na bumalik sa Sulu, and the harsh word is massacre parang nabaril sila. So one survivor, Jibin Arula, passed away. So hindi siya fiction, sir. I mean, hindi siya gawa-gawa na. Narrative is as well sa court, in any court, narrative is also part of a testimonial evidence, di ba? Siyempre, wala yung kultura namin, Mark, nag-vlog kami or nagsusulat o kaya walang libro writing for us, wala kaming diary writing Hindi yun nasa kultura, kwentuhan siya, narrative lang. Kwento, pass on to pass on. This was the trigger event, guys, na formation yung Moro National Liberation Front, MNLF. Ay, ngayon yung din nila, because yung anniversary. Anniversary rin nila ng formation, 1968. So Jabidah triggered the Moro Rebellion. The one of the longest in the world na rebellion. Can you imagine kung sasabihin mo fiction na pinaglaban ng Moro? Namatay yung mga Moro recruits na yon na sundalo. And this triggered the MNLF to form. And they had so many, led by Miswari, ang dami po nila. So, nandun na yung mga incidents of massacres in the mosque in Palimbang, meron po sa Sultan Kudarat, in different parts of Mindanao, Maguindanao, putol ears. Siyempre, nag-aaway Ilaga versus mga Muslim daw. So, mga so-called iba't ibang groupings ito in Mindanao. But yet, government was government. It could have protected the people. It happened. It happened, Mark. So, 100,000 nga ang numero 100,000 memories. 100,000 lives, so-called lost across several years. So sana po yun ay maalala ng kapwa-Pilipino na hindi po yun na-claim sa Human Rights Claims Board kasi hindi nga kami nagpe-picture. We don't bury, nagmamadali kami mailibing ang tao. Wala kaming markers, wala kaming picture ng namatayan. Wala po kaming picture ng may duguan siya. Hindi kami nagaganon Mas mabilisan mamatay siya, mas mabilisan ilibing. That's our culture, that's religion. So, hindi maalala ng Pilipinas na marami palang namatay sa kanilang kapwa Pilipino. Importante lang po na maalala. We have to honor it, Mark. Or else, merong ghosts that are around us, spirits. So, sana po maalala ng kapwa at kabataan. You have the power to Google. Googleable po yan, downloadable, uploadable. You can always research. That's why 56 countries of the Organization of Islamic Conference were monitoring the GRP MNLF peace talks and had a trillion peso expense sa war over decades. Can you imagine trillion na ginastos natin sa martial law expense in Mindanao, war expenses? Sana na igastos na yan for electricidad or sanitasyon and all that's needed sa atin. Thank you very much. Thank you, Mark.